What's up mga bro? Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makagawa ng mga panibagong tutorial patungkol sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro ay magre-regress lang tayo ng CVT or ng torque drive or panggilid kung tawagin. Hindi na sana ako gagawa ng video mga bro kasi nga meron na ako mga tutorial nito. Kaso request no mayari, baka pwede daw gawa natin ng video para mapanood niya naman yung kanyang motor. Ano? Okay mga bro, so bago natin umpisahan yung mga bago pa lang dito sa ating channel at ngayon pa lang napadpad, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga panibagong videos ni upload natin. Una sa lahat mga bro, gusto ko lang humingi ng pasensya kasi ayan, hindi na naman step by step. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ulitin ko, hindi na sana ako gagawa ng video mga bro kung paano mag-regrease ng panggilid. Ano? Kasi napakadali lang naman ito mga bro, pero hayaan nyo, gagawa tayo ng tutorial. Ito ay request lang ng ating kaibigan, kahit dito lang tayo sa daan mga bro, kung mapapansin nyo, wala tayo sa shop or wala rin tayo sa ano, nandito lang tayo sa labas mismo, sa gilid lang ng kalsada. So ang gagawin nyo lang mga bro, kakalasin nyo yung panggilid lahat, gamit nyo yun ng 710 at 24mm para dun sa may torque drive, dun sa may bell. Ayan, yung ginagawa natin mga bro, yung ating torque drive. So, natanggal ko na yung tatlong pin, tapos, bali, babalik na natin. Ang iwasan nyo mga bro, yung ano dito, yung rubber, yung o-ring na mapunin, tapos yung rubber dito sa may taas. Kailangan mga bro, yung grasa nyo, hindi rin masyadong madami, kailangan hindi makakalabas yung grasa dito sa labas. Kasi pag dumating niya ng, ano, ng clutch bell, pag dumating ng clutch bell, magdadrag yan. Ayan. Tapos, tingnan natin yung pre-play. Ayan. Okay na, mga bro. Ganun lang sana kasimple. Pasensya na kayo talaga, mga bro, kung hindi step by step yung tutorial natin. Ano. Tapos, ngayon, ibabalik na natin, mga bro, yung center spring niya. Para hindi na kayo mahirapan, kumuha kayo ng katulong, mga bro, para i-press, tapos ibang tao yung magpipihit, kamay lang yung gamit. Kaya naman ng isang tao mga bro, kaso matrabaho ano. Okay, ayan, ipipress lang natin mga bro yung center spring. Yan, tapos yan, nilagay lang natin yung lock na 39mm. Yan, kamay nyo lang muna bago nyo higpitan para maiwasan yung pagkabilog ano. Yan, pagkatapos nyan, pwede na natin higpitan. Gamit lang tayo ng impact. So, kung wala, pwede naman yung adjustable no, basta mahigpitan nyo ng maigi. Okay na, tapos siguraduhin niyo mga bro na mayroon ding grasa no sa loob. Tapos yan, dapat walang grasa yung ating torque drive. Okay, dito naman tayo mga bro sa may pulley set. Ilalagay natin yung mga bola. Ayan. Tapos yung bola, i-check niyo rin mga bro kung mayroon tama ano. Ito naman, hindi naman kayo magkakamali sa paglalagay. Okay lang magkabali-baliktad mga bro yung bola. Ayan, tapos yung back plate. Tapos huwag niyo kakalimutan yung tatlong slider piece no. Yan. Tapos sa Aerox mga bro, mayroong washer yan. Yan, unahin nyo yung washer. Tapos, ayan, nakataob siya. Tapos, ang hawak nyo mga bro sa pagbabalik, dapat hawakan nyo yung backplate, baka malaglag kasi yung bola. Tapos, mayroong bushing. Pwedeng huli yung bushing, pwede naman nakasama na yung bushing mga bro. Yan. Tapos, maraming diskarte mga bro kung paano may balik. Tapos, ang mahalaga nito, ayan, dapat nababasa nyo yung Yamaha. Kasi baka baliktad yung lagay nyo ng belt. Yan. Tapos sa pagbabalik nito, napakarami naman anong, ano, napakaraming pwedeng gawin. So ginawa ko, ayan, ninuna ko muna. Tapos ipipress natin para umilalim yung ating mga belt. Yan. Tapos yung ating drive face. Babalik na natin mga bro. No? Napakadali lang nito mga bro. Yan. Kayang-kaya nyo gawin ito basta mayroon kayong gamit talaga. Hindi nyo kailangan mga bro magbayad ng 250 or 300. Yung regress kasi mga bro, ano eh. Alam ko, 200 hanggang 350 ang singilan dyan eh. Ito, wala naman sira mga bro. Regress lang, regress. Kumbaga, nilagyan natin ng panibagong grasa. Ayan, sigpitan na natin. 24mm. Ayan, dito sa ating bell. Tapos, sa kabila ay 17. Okay, tapos na mga bro. Ngayon, subukan natin oh. Ayan oh. Diba? So, okay na okay. Walang, ano, pagpag kung tawagin. Hindi lang kita mga bro kasi hapon na eh. Alas 7 na. Ay, alas 6, 6.30. Yan. So, diba? Napakadali lang mga bro. Okay na okay. So, hanggang dito lang yung video natin. Magandang gabi sa inyong lahat. At, ride safe lagi mga bro.